The pride of Tabo Kalinga beat his previous best in the event in his debut at the Paralympics. Joining us tonight to share his experiences in Tokyo is the man himself, Pinoy Paralympian Gerald Mangliwan. Magandang gabi, Gerald! Yes po, good evening po sa inyo lahat at maraming salamat po sa pag-invite po sa akin sa program po. Gerald, first of all, thank you very much for joining us. I know that you're in the middle of competition right now. You're done with two events. You have one more left. Pero how does it feel knowing that you've competed in those two events and, you know, mixed results in the sense that, okay, yung unang event mo may contest qualification but you still managed to break a personal best right after. How are you feeling right now sa pinakita mo so far? Actually, sir, sobrang happy po ako dun sa nangyari dun sa event kong dalawa kasi yung sa unang event ko, yung 400 meters is actually kung hindi sana na-disqualified yun is talagang na-set ko din yung personal best ko doon. Although, yun nga po, breaks of the game, kumbaga nangyari na. So, natutuwan ko yung lesson ko kung ano yung next na gagawin ko sa mga susunod event ko, lalo na sa 400 meters. So, yung sa 1,500 meters naman po is, ayun po, talagang sobrang happy din na naiset ko yung ano yung bagong personal best ko kasi before hindi ko talaga may bababa ng 3 minutes yun eh. So ayun, ibaba ko talaga ng 3 minutes. So ayun, sabi nga ng coach ko talagang kahit anong yung nangyari sa training natin, yun yung preparation, ayun, nagawa mo pa rin yung ano yung goal natin. So yun po. And yun, Gerald, marami talaga sa karanasan ng mga atleta, pinapangarap mapunta dyan. And there you are representing our country, and at the same time, flag bearer ka pa ng ating bansa. Anong pakiramdam nun? Nakakabusog ng puso yung pakiramdam na you are there representing a lot of our athletes. Yes po. Yun nga po. Bilang isang athlete talaga is yun talaga pinapangarap. So nandito na po ako sa pinakamataas na antas ng pinaglalaruan ng ano. So ayun, very very proud lang at saka blessed talaga. And then alam mo yun, yung parang yung binibigay na tiwala sa'yo ng mga tao. Kumbaga dito na at saka yung hard work mo talaga nagpe-pay off po. So ayun, ano lang po, kumbaga blessed lang tayo na nabigyan ng pagkakataon na yun nga po iwagayway yung bandila. And then at the same time, ipakita na kung ano talaga yung meron yung mga Pilipino. So ayun, at least yun nga po, sabi ko na nakita yung hard work ko eh, kasi matagal na po ano national athlete eh. So almost 15-16 years na po ako. So yun, nagbigyan ako ng pagkakataon. Ano po, sobrang saya at honored lang po. And Gerald, also a follow-up question dyan. Dahil nga matagal ka ng atleta, sino yung nagsisilbing inspiration mo throughout this you're competing there in Tokyo? And how is it? Sino yung iniisip mo every single time you are going to race? Of course, ma'am. Ay, inuuna ko talaga yung family ko kasi sila naman talaga yung nag-ano sa akin. And then, kasi yung pagkakataon na may bigay sa'yo na ganito nga po. So, alam mo yun, in my own way, kumbaga, makapagbigay din po ako ng, alam mo yun, ng ambag or ano para sa ating inang bayan na kasi ako hindi ko iniisip kung ano man yung nakikita sa akin na ano na kalagayan ko po. So alam mo yon, gusto ko na titigan mo ako o itignan mo ako dun sa ginawa ko. So hindi yung titigan mo ako dahil dun sa nakikita mo sa akin. So ganun lang po yung nag-ano sa akin. So at least kumbaga makapagbigay din tayo ng inspirasyon para sa ibang tao. So, yun yung mga bagay na nag-ano sa akin eh. Kumbaga, inaano ko sa sarili ko. Gerald, how much of a motivation is it knowing that, of course, unfortunately, the event is happening under a pandemic and may mga iba tayong atleta doon that are supposed to represent the Philippines who won't be able to compete in their own sports. But then here you are about to enter your third. Is it added motivation for you to do it for them? Because from what I understand, being there, part of Team Philippines, you're part of a team, kahit individual yung mga event mo, Gerald. Yes po. Alam mo sir, nalulungkot ako dun sa mga ka-athlete ko nga po na hindi rin nagkapaglaro. Kasi alam mo po, buong buhay po namin, inilaan po namin dun sa pag-prepare dito sa mga ganitong mga sitwasyon. So hindi sila nabigyan ng pagkakataon na ganito dahil nga po sa nangyayari.
So alam mo yun, para sa akin, ito na po yung chance kung sa dami-dami nga po ng pinagdaanan natin mga challenges. So yun po, kumbaga ginagawa ko yung gusto ko rin i-ano sa kanila na kahit na may nangyaring ganung mga pangyayari, isip gusto ko rin ipakita na kailangan natin pa rin ano, mag-move on o tumayo para alam mo yun, may mga bukas pa para ano mo yun, ma-continue pa rin natin yung ginagawa natin. So yun lang po sir, kumbaga ano lang po, sana sa mga susunod na panahon is maging over na yung ganitong sitwasyon natin para kasi yun nga po, sayang nga yung pinag-prepare nila. So sa haba ng panahon is ganito yung nangyayari. So, nalulungkot lang po ako para sa kanila. And then of course, para sa kanila itong ginagawa ko eh. Ginagawa namin na nandito na po nagko-compete po.